Yun, kinakain. Okay, maya maya kaya. Tingnan muna natin ito kung maubos. Tumatakaw na sila, no? Maganda kasi yung pakain, kuya. Tingnan mo yung tiyan nila, oh. Talagang ang lalaki ng tiyan, ibig sabihin busog. Mataas sa proteina, eh, yung manok, eh. Kaya talagang gustong gusto nila. Maganda rin, kuya, kapag ano, yung mga malalaki na sila. Ang ganda na rin tingnan. Ang mga nag aalsahan yan, puro isda lahat yan, pero lang yun, yun hangin yun, oxygen yan, yung mga nag-iibabawa na yan, mga isda lahat yan. Okay, sa isang linggo halos nadadagdagan naman yung inches nila, pansin natin na lumalaki sila. So, tama lang yung sukat nila dito sa para sa isang linggo na stay nila dito. So, maganda yung ano, pagpapakain. Okay? Dahil may guide, may feeding guide, tapos mataas pa sa protina yung pinapakain, kaya magaganda yung size ng mga isda at lumalaki sila. Pansin natin, lumalaki sila. Yan. So, bali ngayon, Friday, dinideliver ito nung nakaraang Friday. So, 1 week na ngayon sila dito. Halos wala namang masyadong mortality dahil yung dineliver natin dito 27,500 ay 11 pa lang, 11 peraso lang yung nakita nating mortality sa loob ng isang linggo. Yung mga namatay sa loob ng isang linggo ay kakaunti. Ayan, no? Makikita nyo talagang maliliksi sila, malulusog sila. Maganda yung ano, maganda yung pagpapakain kasi. Sa umaga feeds, pamula alas 7 hanggang alauna, yan, dalawa sa umaga na feeds ang pinapakain. Sa gabi ay manok, mataas sa protina ang pinapakain sa gabi dahil sa gabi mas maliliksi sila, sila ay mas aktibo sa gabi, kaya mas kailangan nila ng mas mataas sa protina at mas sustansya na pagkain sa gabi. Yan. So dito sa pond na ito medyo mabula. Yan. Alilinisin natin ito. Paagusan natin ito ng tubig. Hindi naman kasi siya bioplux system, kaya hindi dapat ito mabula. Ito kagaya nito, hindi naman dito mabula. Yan, tsaka yung isang panda yon, hindi mabula. Ito lang ang lilinisan na ayusan natin ngayon. Tapos kukunin na rin natin yung water parameter nito. Saka ito, halos lahat kukunin natin. So kada punta natin dito, kada check natin, lagi natin itetest yung water parameter para makasave at siguradong ligtas yung ating mga isda.
dalawang beses sa isang linggo nagche-check tayo ng water parameter. Ganun kadalas yung ating pag-check upang masigurado natin na maayos ang lagay ng ating mga isda. Magkaroon lang ito ng konting ammonia, magkakaroon na ng epekto sa kanilang gana sa pagkain. Dahil hindi maganda para sa kanila yung mga ammonia. Yan. Ito ang ginagawa dito, after kumain ay paagusan natin ng tubig upang yung mga ganyang yan yung mga mantimantika sa ibabaw ay matanggal, maalis. So pinapaagusan din natin siya ng tubig. So, nakakatulong din yung pagpapaagos ng tubig after kumain upang yung digestion ng kapagkain ng isda sa kanilang tiyan ay maayos na matunaw. Yan. Okay. So, check natin yung ammonia, yung pH level, napaka-importante din po. Kapag medyo may konting abon o konting ulan, kailangan nating ma-check din yung pH upang walang maging acidity. Yan. Halimbawa, yung mga pagkain sa ilalim na hindi nauubos ay hindi nakain ng 2-3 araw, magkakaroon po ng acidity sa ating tubig. So kailangan po nating ma-check palagi yung pH level po nito. Lalo't yung umulan, pagkatapos ng ulan, ang ulan ay may dalang rain acid o acid. Yan, kailangan din natin siyang ma-check. Okay, para magawan kaagad nating paraan upang hindi magkaroon ng problema yung ating mga isda. So magkaroon lang ng konting acid, delikado din po sa ating mga isda. Okay? Yung nitrite, yan, titignan natin kung nasa tamang level pa rin upang malaman natin kung may mga nabubuhay ba sa kanyang beneficial bacteria. Yung beneficial bacteria ang nakakatulong po upang mapababa o maalis yung ammonia level dito sa ating pan. Yan. So lagi natin ginagawa yung water testing, water checking, dahil napakahalaga po nito sa pagpapalaisdaan. Yung lagi kang magche-check nung kanilang tahanan, yung kanilang tubig, lagi nating titiyakin na malinis. Pag malinis yung kapaligiran, malinis yung tubig nila, malinis yung tahanan nila, maganda yung paglaki nila. Okay? So, wala silang magiging sakit, wala silang magiging problema. Ito lang talaga, medyo mabula. Aalisin natin yung bula. Yan, sa ibabaw. Yan, sa kabila pupunta din tayo doon. Check din natin lahat yan. May aerator upang makapagbigay pa rin ng sapat na oxygen sa kanila. Sapat na dissolved oxygen, dahil ang dissolved oxygen ay bumababa sa tuwing alas 3 ng madaling araw hanggang alas 10. Yan, mapapansin nyo sa mga isda, madalas lalo sa mga tilapia, tuwing umaga nakalutang. Ano po? Yan, kasi bumababa yung dissolved oxygen. So, kailangan nilang humigop ng oxygen sa ibabaw. Yan, kung mapapansin nyo, yung mga tilapia, ano? Kung may tilapiaan kayo, ay mapapansin nyo na nasa ibabaw palagi. Yung mga hito, hindi naman na ibabaw yan. Pero kapag alam natin na bumababa yung dissolved oxygen, yan, ay gawan natin kaagad ng paraan para walang maging problema. Yan, at saka medyo brown na rin kasi itong tubig na ito.
Kaya need natin itong paagusan ng tubig. Pero bago yun, check muna natin yung tubig lahat. Okay? So muli, maraming salamat po sa panonood. Yan, yung ating mga maliliksing isda. Kita nyo, lumalaki talaga siya yun. Dahil maganda yung pagpapakain. Mataas sa protina yung pinapakain. Okay, muli maraming salamat at God bless po sa ating lahat.